Well. Ang ipinagbabawal na technique. Alam mo yung mga taxpayer sa buong Pilipinas, hindi naman nila alam yung mga ipinagbabawal na technique pagdating sa taxation. Actually, hindi ho original sa akin yung ipinagbabawal na technique. Ito po ay kinopya ko lang doon sa mga nagbablog na bisiklista. Aba. At ito po ay really applicable sa mga taxpayer. At lalong-lalo na sa mga BIR official. So, ina-adapt ko lang with due respect sa mga kaibigan nating bisiklista, lalong-lalo na yung mga vloggers. Paggamit ho ng, ano nyo ha, ng tagline, yung ipinagbabawal na technique. Ayan. May unang-unang ipinagbabawal na technique. Eh, yun hong ipaliwanag ko, nandito si Roger Nueva at saka si Iljen Santos. Ayan. So, ano ba yung ipinagbabawal na technique? Yan! Yan ang gagawin ko na lang. Kukopyahin ko na lang para hindi na ho malito yung mga Pilipino at magkaroon ho ng katinuan ang ating taxation sa Pilipinas. Nagpapasalamat po ako doon sa mga kaibigan natin na nasa Department of Interior and Local Government, Local Government Academy. Marami hong salamat sa inyo. Ha? At kaisa ho tayo sa pagkilos ng tama pagdating ho sa taxation. Abangan ho nyo yung librong ginagawa ko para sa mga accounting clerks, manager, CPA, nasa COA, kung COA ka, auditor ka, at saka sa government accounting ka, meron kaming ginagawang libro ni Lovely. Co-author ko si Lovely rito. Ire-reconcile namin yung government accounting versus tax accounting. Malapit na pong lumabas yan. Abangan po ninyo kung gusto po ninyong maging sponsor. Ngayon pa lang, sabihin nyo na sa akin. Balikan ho natin yung ating ipinagbabawal na technique. Ipaliwanag ko lang ho sa inyo itong masakit na katotohanan na kadalasang ginagawa ho ito ng mga assistant regional director, chief collection officer o chief collection division, chief legal division, chief assessment division, regional revenue district officer. Ito po ay isa lang babala. Maraming salamat. And then dito rin si G. Santander. Ito po isang babala para doon sa mga nakikinig, nanonood o nanunuri sa atin. Okay? Ito po yung ipinagbabawal na technique. Ayan. Minsan po, hindi nyo makita sa opisina yung mga regional director. Nasa si regional director, ay, nandun po. Ah, nasa party. Nasa party. O wala akong pipirma sa inyong dokumento. Nasa party. Madalis nung marinig yan eh. Wala rito. Nasa party. So, walang pipirma. Eh, nandiyan naman yung assistant regional director. Siya na lang yung pumirma. Ay, hindi ho pwede. Si regional director lang ho ang pipirma. Ayun. Ito ho ay tungkol sa mga dokumentong natatanggap nyo sa BIR. Ang objective ho kasi natin dito, dapat yung dokumentong matanggap ninyo ay yun hong dokumento na ang pumirma ay yung inatasa ng batas. Kasi po, kung yung dokumentong matanggap ninyo ay hindi ho yung tamang tao na taga-gobyerno ang pumirma, void ho yung dokumento na matatanggap nyo. For example, yung tax clearance certificate nyo, ang pumirma ay yung revenue officer. Eh, void ho yun. Walang visa. So, dapat nyo lang alamin sino ba ang dapat pumirma ng anong klaseng dokumento. So, ito po ay pagtuturo ko na ang ipinagbabawal na technique. At karamihan na gumagawa ho nito ay nasa regional offices. Okay? Be aware, be concerned. Investigate. Ayun. So, ito po ay na
download ho natin ito sa BIR website. O yan. So, ang BIR website, bir.gov.ph, nakikita ho ninyo rito, very important na dokumento, sir, ha? Napaka-importanting dokumento. So, ang sabi dito, ito po ang pinagmulan ay National Office, Office of the BIR Commissioner na nasa Quezon City. Ayan. Gagamitan ko nga ito ng mark. Ito gagamitin ko. So, Revenue Delegation Authority Order. Very important to ito. Ang ibig kong sabihin ng delegation authority, yung authority ay dinelegate. So, siyempre, merong taong number one at may taong number two. Yung number one, dinelegate niya yung power niya sa number two. Yun lang naman ho yung ibig sabihin nito. So, ito po ang mga ipinagbabawal na technique, sabi ko nga, sa Revenue Regional Office nangyayari. So, basahin ho natin yung Revenue Delegation Authority. Sabi dito is, si in view of the approved leave of absence of Jetro M. Sabariaga, Regional Director, Revenue Region Number 6, Manila, from November 22, 2021 to January 3, 2022, and in order not to disrupt the operation of Revenue Region Number 6, as the exigency of the service so require, the following document are ordered to be signed by Eric P. Diesto, Assistant Regional Director, Revenue Region Number 6, Manila. Kung mapapansin niyo ho rito, yung word na ginamit ay are ordered. Ayan, huwag niyo kakalimutan ho niyan, ha. Are ordered. Ayan, ordered. Ibig sabihin ho, may nag-utos. Inuutusan yung Assistant Regional Director, hoy, Regional Director, ikaw ang pipirma nito. Yun. So, ang susunod niyan eh, sino yung nag-utos? So, mapapansin ho nyo rito, ang nag-utos ay yung Commissioner ng Internal Revenue. So, therefore, sino, susunod, sino yung nagde-delegate? Sino yung nagde-delegate ng power? Yung bang regional director, dinedelegate niya sa assistant regional director yung power niya to sign? Hindi! Kasi hindi naman siya yung pumirma noong Revenue Delegation Authority Order. Ang pumirma ay yung Commissioner of Internal Revenue. Therefore, ha, by the evidence itself, ang nagdedelegate ng power niya to sign these documents, you mentioned documents dito sa pinag-aaralan natin, ay si BIR Commissioner. Yan ang ilagay nyo sa utak nyo. Okay? Ibig sabihin, si BIR Commissioner, yung regional director, hindi niya pwedeng i-delegate yung power na umirma ng itong mga dokumentong to sa kanyang assistant regional director. Why? Because sa prinsipyo o doctrine na delegatus non potes delegare. Ha? Pag dinelegate na sa iyo, hindi mo pwedeng i-delegate. Unless of course binigyan ka ng power ng government, ng law. Ibig sabihin Republic Act na i-delegate mo sa iba. Eh sa punto di vista ng ating tax code, tax laws, regulations, and jurisprudence, hindi ho binibigyan ng power ang sinumang regional director na i-delegate ang power niya sa mga subordinates niya. For example, assistant regional director, revenue district officers, chief collection division, chief legal division, chief investigation division, chief, etc. Kung ano pang chief yan, hindi pwede. So, absent. A-approve yung leave. Magpa-party. O, di ba? Approve yung leave mo. Mag-party ka every day. O, di na-approve. Sino na pipirma? Wala ang pipirma.
si commissioner ang pwedeng pumirma. Higher 'yun sa ano eh, higher 'yun sa regional director. Eh ang daming trabaho ni commissioner. So, dine-delegate ni BIR commissioner. True. Ayun. True are daw. Ito. Are daw ho kasi yan eh. Yan. Ito. Yan ang ibig sabihin na are daw. Diba? Yung power ni commissioner, ayan, order nga eh. Dine-delegate niya, si commissioner, dine-delegate niya yung power doon sa assistant. Maliwanag yan. So, ano-ano yung power na dinelegate? O kung mapapansin nyo rito, ha? Letter of authority, mission order, preliminary assessment notice, final assessment notice, formal letter of demand, final decision on disputed assessment, authority to issue demand, subpoena duces tecum, certificate of tax exemption, referral letter for criminal complaints, lifting of warrants, tax clearance, authority to cancel, purchase order, other documents being issued and signed by regional director in the ordinary course of business. O, di hanapin nyo yan. Nasa raw 4-2010 ata. Nakalimutan ko na ha. Huwag nyong masyadong, ano, baka nakalimutan. Authority to release goods. So, pag hindi ho nakamention dito, yung pwedeng pirmahan ng assistant director, okay, hindi ho niya pwedeng pirmahan. Oh, yun yung ipinagbabawal na technique. So, sa kabuuan, ipinagbabawal na technique na ang assistant regional director, ulitin ko lang, ipinagbabawal na technique, ha, sa, na ang assistant regional director, yun, na pumirma ng mga bagay na ito. Bawal ho ang regional director na pumirma ng mga bagay na ito. Ayan. Okay. Ayusin ko nga. Bawal ho siyang pumirma ng mga bagay na to. So, ibig sabihin, kung makakakita ho kayo ng ganit ng dokumento na may pirma ang assistant regional director at wala naman siyang maipakita na ardaw, therefore, yung dokumentong yon ay ipinagbabawal na technique. Oh, so, gagamitin ko na ho yan, kasama na ho sa ating lecture, ang ipinagbabawal na technique. Ipinagbabawal na technique para sa mga taxpayer, ipinagbabawal na technique para sa mga BIR. So, with that, mga ka-taxpayer, kung mahal, sana ay nakatulong po at nakadagdag kaalaman, ito pong pinag-uusapan natin. Yeah, sana ho ay maging member ho kayo sa aking Facebook. Hindi Facebook, mag-subscribe ho kayo as my sponsor sa Facebook ko at mag-subscribe din ho kayo as member sa aking YouTube. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.